Senator Raffy Tulfo at Senator Robin Hood Padilla, hindi na napigilan ang mga galit dahil sa mga palpak na sistema ng ilang ahensya ng gobyerno. At bago po tayo tumungo sa ating video, huwag niyo po kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel, at i-like, share at mag-comment lang po kayo sa aking mga videos. Hindi mawawala sa pantawid gutom ng mga Pilipino pati na rin sa mga relief packs ang mga instant noodles at mga delata. Kaya naman sa naganap na hearing sa Senado ng 2023 budget ng Department of Trade and Industry o DTI, nagbaon si Senador Idol Raffy Tulfo ng mga instant noodles. Ito ay para gamitin sa presentasyon niya laban sa DTI. Pinaalalahanan ni Senador Tulfo sa ahensya na bahagi ng mandato ng kanilang kagawaran na tiyakin na hindi makakasama sa kalusugan ng mga tao ang mga pagkaing nabibili sa merkado. Lalo na nga itong mga instant noodles at sardines na halos araw-araw na kinakain ng mga mamamayang Pilipino. Sinagot naman ito ng Secretary ng DTI na si Alfredo Pascual na hindi na raw nila responsibilidad ang mga sinabing iyon ni Senator Tulfo. Was, provided for in the Consumer Act, Republic Act 93-94, the provisions of this article and its implementing rules shall be enforced by A. the Department of Health. Okay. With respect to food, drugs, cosmetics, devices, and substances. Mm-hmm. B. Department of Agriculture with respect to products related to agriculture. And C. Department of Trade and Industry with respect to other consumer products specified. So, nabanggit po yung pangalan dito ng DTI? Hindi po sa responsibility ng DTI na i-certify yung composition ng food products. Dito nga ay tila nainis si Senador Raffy Tulfo at hindi na pinatapos sa pagsasalita ang Secretary ng DTI at sinabing nagtuturuan na lang daw ang mga ito tungkol sa mga responsibilidad. So, sorry sir, I have to interrupt you Mr. Secretary. Ito naman po tayo tuwing magkakaroon po ako ng hearing, example na lang po yung sa energy, nagtuturuan po kayo. Nagtuturuan po, nakakalungkot po ito eh. Wala pong gustong umamin, wala pong gustong umako. Dito naman po sa Article 10, nakalagay doon, on your own initiative. So dapat po kayo mismo gumagawa ng inyong initiative. Hindi niyo na po kailangan pa mapagsabihan. Kasi po at stake dito yung kalusugan, welfare ng ating mga mahihirap na kababayan. Because these are the food o products na kinakain po ng mga mahirap. And siguro po, kayo po, I bet you, hindi po kayo kumakain dito kasi alam niyo naman po siguro, baka healthy back po kayo, hindi siguro kayo kumakain ito dahil alam niyo po ang consequence kung palagi kayo kumain ito. Giit ni Senador Tulfo na magkaroon raw ng kusa ang bawat ahensya at magtulungan ang mga ito para sa kalusugan at magiging kalagayan ng mga Pilipino. Maging Poncio Pilato, maghugas ng kamay and pointing fingers at sa ibang departamento. Hindi po maganda yan, hindi po healthy yan. Hindi po, pangit po yan. Pag nalaman po natin na ito po pala ay mataas ang sodium content at narinig na po natin sa mga health experts, marami na po magsasabi, mga consumer advocate, paulit-ulit na lamang po, dapat po umaaksyon na kayo on your own. Hindi po sabihin niyo, ah, hindi po namin kasi trabaho yan. Trabaho ng FDA yan, trabaho ng Department of Agriculture, trabaho ng Department of Health. Hindi po, dapat ang gagawin niyo, hey, DOH, Agriculture, FDA, mag-usap-usap tayo, teka muna. Hazardous to health pala ito, injurious sa health ng mga consumer, lalo yung mga hirap nating kababayan, mag-usap tayo. Ganun po ang gusto ko marinig. Hindi po yung magtuturoan kayo left and right. Ngunit sumagot pa rin si Secretary Pascual at dito na tuluyang nag-init ang ulo ni Senador Tulfo. Senator Raffy. Sandali lang po sir. Sorry po sir. Klaro-klaro ang batas na sinusunod namin. At saka ang DTI, walang... hindi lang authority, wala rin competence, ano? Ayan sir, by their own initiative. What does it mean by their own initiative? Ibig sabihin, health expert na magsasabi sa atin. Ay, marami na po nagsasalita ng mga medical expert. Hindi dapat, iyahin natin sa ano yan, sa
DOH. Kaya nga sir, kaya nga sinasabi ko sa text kasi po kayo nasa front line sa pagbebenta, sa pag-aalaw na itong mga produkto ito mailagay sa shelf ng mga department stores. Trabaho niyo po yan. Dapat kasama rin po sa inyong trabaho na para mag-check at alamin kung ano ba talaga itong mga produkto ito, anong laman ito. Of course, FDA. Pero sana sir, marami na pong eksperto na sasalita niyan, di ba? Marami na po. In fact, I for one did speak at one point about the high sodium contents of this product na I'm sure po nakarating sa inyo, imposible hindi. Marami na po nagsalita, in fact even Dr. Willie Ong na sikat po sa social media, nagsalita na rin po siya. Don't tell me hindi po nakarating sa inyo yun. The decency man lang sana para ipakita na meron kayong concern sa kapakanan, taumbayan, be fair to the proper agency. Granting na hindi talaga kayo, sige, nagbanggit ka ng section 6 o article 6. So sana sir, nagsabi kayo, hey, Department of Health, Department of whoever that department is, mag-refer lang po. Pumagitna na lang nga si Senator Mark Villar bago pa lumala ang tensyon sa Senado. To coordinate with the FDA regarding the concerns of Senator Tulfo, who's very valid concerns regarding the health, and he's very passionate about this issue. So I'd really like to thank, I really appreciate your coordination with the FDA so that we can improve the situation, especially in the health. I'm sure we can all work together, the Senate, the Department of Trade and Industry, and of course the health agencies who will also give us their professional opinion. So thank you very much. Samantala, kinwestiyon naman ni Idol Senator Robin Padilla ang Department of Agriculture tungkol sa mga pangangailangan na dapat matanggap ng mga magsasaka, lalo na sa mga fertilizer na ginagamit ng mga ito. Ayon kay Idol Senador Robin, madalas raw na laging nahuhuli ibigay ang fertilizer o kaya naman papupuntahin pa sa munisipyo para lang makakuha ng mga ito. Ang mga magiging progresibo lang po, yung mga masasabi natin ang kooperatiba nila ay mayayaman. Pero pagdating po din sa mga kooperatiba na maliliit, hindi po sila talaga masakit man po sabihin, ano, unang-una, pagdating po ng fertilizer, huli na. Minsan, nakabili na po ng fertilizer yung mga magsasaka, saka dadating yung fertilizer na ibibigay ng gobyerno. Nakabili na po sila, yung nabili nila may patong na, alam mo naman po yan, ano, na mga magsasaka natin, nang hirambol lang naman ang puhunan yan, nakabili na. Pagdating yung fertilizer, hindi ako lang pa. Minsan, very po, pero tingnan din po ninyo, minsan ang local government makikialam. Ito po ang nararanasan ng ating mga magsasaka. Bukod po sa pahirapan sa pagtuhan ng mga fertilizer na yan, nadaan pa sa LGU, hindi po namin maintindihan. Ano bang panelam ng LGU? Pag mahina ka doon sa LGU at hindi ka kapartido nila, huli ka. Huli ka sa bilang. Pinakiusapan niya nga ang ahensya na dumirekta na lang sa mga kooperatiba sa pagbibigay ng mga benepisyo at pangangailangan ng mga magsasaka kaysa sa mga LGU nito. Masyado raw kasing pumupolitika ang mga LGUs at ito di umano ang nagiging problema. Sila po ang problema eh. Baka po po pwede, nasa kooperatiba na po kayo dinirekta kasi yung mga kooperatiba mas may sense po silang kausap. Yung LGU po masyadong politika, boss. Maniwala po kayo sa akin dahil hindi po ako politiko. Ako napunta lang dito dahil pinilit ako. At wala na po akong narinig dito sa Kongreso at sa Senado, hindi utang, pagpag ng budget, gano'n, wala po. Ako po yung dito para maging tagapagsalita ng magsasaka. Katunayan po yan, sir, kulang po talaga ang suporta ninyo sa kooperatiba. Ikinatuwa naman ni Senator Padilla nang marinig sa Department of Agriculture na ganoon na nga raw ang kanilang gagawin ngayon. Aasahan naman raw at titiyakin ni Idol Senator Robin na mangyayari na ang sinasabing iyon ng ahensya. At dyan na lamang nga nagtatapos ang ating video. Muli, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa aking channel at mag-like, share and comment sa video na ito. Maraming salamat sa panonood!